sino ba ang dalawang king, 'di ba, ng Pinoy hip hop, 'di ba? Dalawa lang naman ang king sa Pinoy hip hop. Syempre, walang iba. Bilang rapper kasi, para sa akin, hindi lang ito na susukat sa rap skills mo. Hindi lang ito na susukat sa galing mo sa pagsusulat, sa pagflow, sa paggawa ng mga bars. Hindi lang yun doon na susulat. Importante pa rin yung what up mga Repa Peeps! Welcome ulit dito sa ating LB Spa Review, kung saan magre-review tayo ng mga ginto sa underground. At syempre tayo ang unang gagawa niyan. Layunin natin dito, mabigyan ng pansin yung mga ginto sa underground scene. Pansin, scene, bars. At syempre makapagbigay din ng mga konting tips at kaalaman na magagamit nila sa mga susunod nilang gagawin, at makapagtulong-tulungan tayo na maangat natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, para makatanggap ng suporta, matutong magbigay ng suporta. Yeah. So ngayon, meron tayong napili na i-review. At by the way, bago natin simulan to, week 2 na natin ngayon ng ating LB Spa Review. So tuloy-tuloy na natin tong gagawin. Palakpaan nyo naman yan. At syempre, gagawin natin to mula Lunes hanggang Biyernes. Everyday tayong magre-review. At may naisip pa akong gawin mga Repa. Every week, sa huling araw ng review natin, which is every Friday, mamimili ako nung para sa akin pinaka top song ko na na-review sa linggo na yon. So sisimulan natin yan ngayong week 2. Alright, so samahan nyo ako dito at simulan na natin tong bagong kantang i-review natin. So mula kay Elio siguro to. Title ng kanta niya ay In The Zone. Official music video produced by Carl Nation. So lumabas to nung April 4 lang, bagong-bago. Si Elio Tunes, meron siyang 252 subscribers. And meron siyang music video dito. I think nag-invest din siya sa production niya dito. Kumbaga gumastos, ginastosan niya to. So excited na akong marinig to. Play na natin siya. Ace Regasa Films. Kay Steel One ata to. Sarap kay Steel One. Say mic check 1 2. Call Nation. Kakaiba ang paligid, I'm zoning out. Kahit anong pampagising ay not enough. Di na kailangan ng gimmick ng poly. By the way mga Repa, yung title niya na In The Zone, hindi ko alam kung ito yung tinutukoy niya dito ah. Pero yung pag sinabi mo kasing I'm in the zone, madalas ginagamit to sa mga atleta. Ginagamit to ng mga athletes. Tapos yung zone, unang narinig ko yan kay Michael Jordan at saka kay Kobe Bryant eh. So parang sinasabi nila na I'm in the zone. Ibig sabihin na kapag nasa zone ka, parang kumbaga naka-focus sila masyado sa laro, naka-focus sila sa trabaho, naka-focus sa ginagawa. Parang ikaw, kapag sobrang focus mo sa ginagawa mo, halimbawa nag-e-edit ka ng video o kaya nagtatrabaho ka, gumagawa ka ng kanta, nagsusulat ka, 'di ba? Pag sa sobrang focus mo, parang ang may sariling mundo. Para ang hindi mo napapansin yung mga nasa labas mo, wala kang naririnig, wala kang ibang nakikita, kundi yung trabaho lang na ginagawa mo. Yun yung tinatawag na zone, nasa zone ka. So I'm not sure kung yun yung tinutukoy ni Elio, pero yun yung zone na ibig sabihin ng mga athletes. And sa psychology, ang
katumbas ng salitang zone ay nasa flow ka, nasa flow state ka, nasa sobrang focus mo, wala kang ibang iniisip kundi yung trabaho mo. Tapos magugulat ka, umaga ka nagsimula, dahil sa sobrang focus mo, nagulat ka, bam, hapon na pala. So nasa flow, ano, nasa flow state ka sa psychology. Sa mga athletes, mga artist, o pwede rin tawagin na nasa zone ka. So ulitin natin yung chorus niya. Napansin nyo sa unang banat niya, I'm not sure kung verse na agad to o chorus na siya, pero nagsimula siyang parang kalmado lang muna. So, mic check, 1, 2. Call Nation. Kakaiba ang paligid, I'm zoning out. Kahit anong pampagising ay not enough. Di na kailangan ng gimmick ng polygraph. So yun nga tingin ko, yung tintukoy niya ring zone is yung zone na terminology nga rin ng mga artist na sa sobrang focus. Kasi sabi niya sa lyrics niya na I'm in the zone now. Parang gano'n, na kahit anong pampagising is not enough. So parang kahit anong gawin mong pambubulabog sa kanya, hindi mo siya madidistract. Nasa zone siya. Basta I'm zoning out. Basta I'm zoning out. Yeah bro, I'm zoning out. Basta I'm zoning out. Zoning out, zoning out, zoning out. I'm in the zone, Jackie Chan na lasing parang si Wong. Bawal sa mga agarang pikon, pagtapik ng dibdib ay mayabang si Kong. Hard trap yung ginamit niya dito. Medyo kalmado lang yung flow niya. Hindi masyadong aggressive, hindi masyadong mabilis, pero may dating, may swag. Tsaka makikita mo sa body gesture niya habang pine-perform niya to dito sa music video niya, na parang fini-feel niya talaga kung ano yung flow niya. Sumasabay din yung body gesture niya, and at the same time yung flow niya ng pagdi-deliver niya nung rap niya. Astig, astig. Board game, chess, mga chong. Inaral ang mga do's at mga don'ts. Walang pake sa inyong mga throne, dahil dalawa lang ang king sa mga pawns. Tatalon sa mga harang-harang. Sino? Sabi niya dito, walang pakialam sa mga king. Walang pakialam sa inyong mga throne, dahil dadalawa lang ang king ng mga pawn. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niya dito o kung sino yung dalawang king na tinutukoy niya, na king ng dalawang pawns. But I think ang art kasi, pwede mo siyang ang art kasi is pwede mo siyang i-interpret ng malaya. Depende sa kung sinong nakarinig, sinong nakapanood, sinong nakakita nung art. So dito sa pag-deliver niya, ang pagkaka-interpret ko o pagkakaintindi ko dun sa dalawang king ng mga pawn is sino ba ang dalawang king, 'di ba, ng Pinoy hip hop, 'di ba? Dalawa lang naman ang king sa Pinoy hip hop. Syempre walang iba kundi ang namayapa na si Master Rapper Francis M at syempre si Andrew E. Sila yung dalawang king. I'm not sure kung yun din yung tinutukoy ni Leo, pero the way na ginamit niya yung linya na yon ay pasok siya sa style na ginagamit niya, pati sa flow na ginagawa niya. So sundan natin ulit. Turaw ba ako ang tapang-tapang? Mali po kayo, ako'y magalang-galang. Tunog agresibo ko, alang-alang. Sa laro, di lang basta laro. Sa akin ang dala ko, walang kasayang-sayang. Mga kanta ko'y kalidad ang alok. Di man si Shanti do, pero kadarang-darang. Di man kaluwagan itong aking mga lonta. Di man si Shanti do, pero mga kanta ko kadarang-darang. Kumbaga, hindi man siya, siguro sinasabi niya na hindi man ako yung sikat, hindi man ako yung nasa tuktok, pero yung mga kanta ko nagliliyab pa rin. Kasi yun yung ibig sabihin nung ano, nadarang. O game. Mga awit ko ay di pilit pang Casanova. Walang pinipiling panahon na parang vodka. Mas matunog ang dyaryo ko sa bomba. Alipin ako ng alipin na nakatoka. Gagawa ng palabas ang bidang pwedeng kontra. Main game ko ay makasunog pag sobra. Umaandar pa taas na walang honda. I'm in the zone, pakis. So kung titingnan natin yung technical na pagsusulat niya, makikita natin na si Elio ay nagmumulti siya. So
nagagamit niya yung kahit papano yung two syllabic or two syllable na multi. And dito sa last bars niya, mahaba-haba yung rhyme scheme niya sa oa oa vodka, ano pa ba yung mga words niya doon. Pakinggan natin ulit. Tanoba, walang pinipiling panahon na parang vodka. Mas matunogan dyaryo ko sa bomba. Alipin ako ng alipin na nakatoka. Gagawa ng palabas ang bidang pwedeng kontra. Main game ko ay makasunog bag sobra. Umaandar pa taas na walang honda. I'm in the zone. So mga 8 bars yata yun, kung di ako nagkamali ng bilang. 8 bars niya ginamit yung rhyme scheme na oa oa. Diba kapag ka nagmumulti ka kasi, kahit na pa two syllables lang yan, maganda siya painggan. Yun na yung parang pinakatono natin eh sa pagrarap, yung pagmumulti eh. Kaya solid mo ang yun na yung first verse ni Elio. So napansin ko sa kanya dito yung swag niya, yung confidence niya na i-deliver yung rap niya base sa body gesture na pinapakita niya dito sa kanyang music video sa pagpe-perform niya. Tsaka maganda yung mga kuha nung shots ng kanyang music video. And at the same time, yun nga, nag-invest siya para sa production ng kanta niya na to. So, mga good points yun, good points. And yung rhyme scheme niya, nagmumulti siya. Kahit simula pa lang nung first verse niya, nakikita nyo na nagmumulti siya. And may mga words siya na hindi basta-basta typical na ginagamit o maririnig mo sa ibang mga kanta. So maganda yung ano niya, yung choice of words niya, yung paglalaro. Marami siyang iba't ibang klaseng salita na ginagamit. So magaling. Pakisabi na lang kung merong magtanong. Mainit pangyarap kami rito. Hala mo Ehipto sa mga lumang panahon. Kasama ko ang aking banda. Kala mo Ehipto sa mga lumang panahon, diba? Sa sobrang init niya parang Ehipto. Solid yun. Sa mga tsansang barya at mga balon. Uy, maganda yun, ulitin natin. Banda sa mga tsansang barya at rito. Hala mo Ehipto sa mga lumang panahon. Kasama ko ang aking banda sa mga tsansang barya at mga balon. Kasama ko ang aking banda sa mga tsansang barya o balon. So parang siguro sinasabi niya dito na kasama niya yung mga kaibigan niya, yung mga tunay sa kanya, mapamaliitan man o malakihang galaw o malaliman. Yun siguro yung tinutukoy niya dito. Tatsulo ay inabakan at tinawanan na parabang paraon. Unahan ko kayo ang maseng. Tapos napansin nyo yung ano, yung rhyme scheme niya, parang nag-a-alternate siya ng rhyme. Meron siyang mga internal rhyming tapos nag-a-alternate. Ulitin natin para mabigyan natin ng emphasis. Rito, hala mo Ehipto sa mga lumang panahon. Kasama ko ang aking banda sa mga tsansang barya at mga balon. So sa panahon tapos pinang-rhyme niya sa balon, pero sa loob ng bars ng balon meron siyang internal rhymes, which is yung banda tsaka yung barya tsaka yung tsansa. Ulitin natin ha. Damo Ehipto sa mga lumang panahon. Kasama ko ang aking banda sa mga tsansang barya at mga balon. Banda, tsansa, barya, mga balon. So meron siyang tatlong internal rhymes sa linya na yon. So solid yun. Kasi yan yung ibig sabihin, etong si Elio, hindi siya tamad mag-isip ng tugma. Kasi hindi lang siya sa dulo tumutugma, tumutugma rin siya sa loob ng bago yung main rhyme niya. Ano yung main rhyme niya? Yung balon tsaka yung panahon. Bago yung main rhyme niya, meron siyang internal rhymes o tinatawag din na sandwich rhyme kasi nasa loob. Astig yun, magandang puntos yun. Gawan at sulo ay inabakan na tinawanan na parabang paraon. Unahan ko kayo ang maseng kasi ko ang mga parating. Competition sa akin to kaya I'm gonna play. At kung meron man dapat na bayang at tupi, dami yung ay namagdudang mga buong
kung merong mang dapat bayaran, I'm to pay. So kumbaga parang ano man siguro yung kapalit para siguro makuha niya kung ano man yung gusto niya, willing siyang pagbayaran yun. Maganda, magandang linya yun. Ay basura din kayo, nakakalula sa aking everyday day. Hangin sa aking makubanain, ang kukuha huwag kasama si Kao. Marunda niya parang si Say Say. I'm in the... Stig, fire to fire. Gotta keep the ghost in the sound zone. Walang katulad, malukot ang papel pag kalamutak, madaling araw. So nakita nyo, hindi siya talaga yung structure nung kanta niya. Hindi yung typical na verse as chorus as verse. Actually dito bago sa second verse, hindi talaga siya yung gumamit ng typical na chorus na may kinakanta o may ini-spit. So dito parang inulit-ulit niya lang yung salitang in the zone, tapos instrumental lang yung nangibabaw. So hindi typical yung mga ganun, and para sa akin magandang puntos din yun, dahil kumbaga parang bago siya eh. Parang bago, hindi siya yung typical na napainggan mo na or paulit-ulit mo na lang napapainggan. So good point sa akin yun. Bukas ang taluka para makipagsayawan sa ulap. Kahit pa na may isang katutak, busong lagyan ng ilong mo ng bulak. Parang switch night, easy ilang at tupak at bigi na may kalabinan sa bumap. Camera. So may reference siyang ginamit doon, parang kinocompare niya yung sarili niya kila Eazy-E, kay Biggie at saka kay Tupac na may kalabitan sa boom bap. Kasi isang tingin kong ibig sabihin nun, si Eazy-E, si Biggie at saka si Tupac may pagka ano yan eh, may pagka gangsta rap yung ginagawa nila. So gang, which is ma-associate mo sa pagkalabit ng barrel na sinasabi niya, pero kalabit ng boom bap. So yung kalabit, pwede mo ding sabihin na yung beat sa kalabit is yung beat na boom bap. Lakas nun, lakas. Malakas to, malakas. Pero sa panda, rapper na biyamba, mabigat ang sining sa mundo na parang manga. Ayoko sa tiyamba, na malay mo baka marinig ka sa Wakanda. Mataas na ambisyon natin ay higitan pa, kahit na ayaw niya sa tiyamba. Solid yun. Ayaw niya sa tiyamba na baka marinig ka sa Wakanda. So parang ibig sabihin niya, hindi niya inaasa yung chance niya sa Chamba na para marinig ka sa Wakanda, na sa realidad wala naman talagang Wakanda. So para sa kanya yung siguro sinasabi niya dito, yung makahit siya dahil sa Chamba, imposibleng umasa siya sa ganun. Yun siguro yung subliminal message niya. And yun nga, imbis na umasa sa Chamba, pwede mo siyang i-connect dun sa lyrics niya kanina na kung may dapat bayaran, willing siyang bayaran. So hindi siya aasa sa Chamba. Naigets? Astig yun, astig. Ayaw mo sa akin, magiging fan ka. Pag nakagayak na, kunin na ang salsa. Tondo lang ngayon pero balang araw Atlanta. Bolang malalonzo. Tondo lang ngayon pero balang araw Atlanta. So nakikita niya yung sarili niya na nagpe-perform internationally. Solid yun, kasi dito sa kanta hindi lang siya basta nagpakita ng rap skills niya. Dun sa linya niya na yun at sa iba niya pang mga linya, pinapakita niya rin yung mindset niya bilang isang rapper, bilang isang artist. Which is nakikita niya yung sarili niya na hindi lang sa lokal nagpe-perform, kundi pati international. So bilang rapper kasi, para sa akin, hindi lang ito na susukat sa rap skills mo, hindi lang ito na susukat sa galing mo sa pagsusulat, sa pagflow, sa paggawa ng mga bars, hindi lang yun doon na susulat. Importante pa rin yung mindset. Importante yung mindset, yung belief mo sa sarili mo, yung kung paano mo nakikita yung sarili mo dito sa career na tinatahak mo. Importante yun. Kasi kung magaling ka nga, hindi mo naman nakikita yung sarili mo sa mga malalaking litrato, sa mga big picture,
hindi ka rin uusad ng malayo. So, importante yung mindset. Kaya, para sa akin, magandang puntos yun. Yung nakikita niya yung sarili niya na internationally nagpe-perform. Solid, solid. Talent ko ang bondo, sipaga ng mic check, 1-2 parang combo. Dami na akong tonong inimbak na pangabono. Russell, kita-kitsa lang dyan sa Toronto. Buhay parang loto, tumaya ng pronto. Ayan na naman, gumagamit na naman siya ng mahabang rhyme scheme, no? Oo, oo, oo. Tsaka, kumbaga parang normal na sa kanya na nag-i-internal rhyming. So, magandang points yan, magandang points. Ang di maniwala sa iyo ay mga tonto. Samantalahin mo ang edad na parang po. Ang hindi maniwala sa iyo ay mga tonto. Tonto is parang idiot yata ang ibig sabihin nun. Mga idiot. I'm not sure kung Spanish word siya yung tonto. Basta pag sinabihan kang tonto, huwag kang matutuwa. Huwag kang matutuwa. Hindi maganda yung salita na yun. But anyway, solid, solid yung rhyming niya, yung rhyme scheme niya, solid. Tsaka yung mga words nga na ginagamit niya. Porno, mamaghintay ka bibilang pakita ng kondo. Sige, antayin ko ha, bilan mo ng kondo ha. Solid, solid men, solid. Parang nagigets ko siya dito sa part na to na kung bakit hindi siya kumakanta o nagsulat talaga ng lyrics para sa chorus. Parang gusto niya lang i-vibe yung beat. Kasi nga nasa zone siya eh. So nasa zone siya, gusto niya lang i-vibe yung beat. Gusto niya lang sakyan, sayawan yung tugtog. Wala siyang pakialam sa paligid niya kasi nasa zone siya. So yun siguro yung ibig sabihin niya dito kung bakit ganyan yung atake na ginawa niya. Wala talaga siyang chorus na masasabi. Mas inangat niya yung beat sa chorus lang, tapos minimal words lang, which is repeating the phrase in the zone. Solid yun. So parang pinapaita niya nga na sa zone na, oh man, huwag niyo akong istorbohin. Parang ganun yung ibig niyang sabihin. Solid to, solid, solid. Gotta keep the goals in the zone, zone. Unahan ko kayo ang masay. Kasi ko ang mga parating. Competition sa akin to, kaya I'm gonna play. At kung meron man dapat na bayaran at tupi. Dami nyo may namagduda mga buhay. Basura di kayo nakakalula sa akin everyday day. Hanggang sa akin makuha na ay magbukuma. Huwag kasama si Kao. Marunda lang parang si Zay Zay. I'm in the napansin ko dito, akala ko meron pa siyang pang third verse. So nung narinig ko yung rap niya, tapos akala ko magte third verse siya. Ang naging interpretation ko agad doon, magiging mahaba yung kanta niya. Kasi nag third verse pa siya eh. Lagpas 4 minutes na tapos magte third verse pa. So hindi naman pala siya nag third verse. Ang ginawa niya, may mga inulit siyang mga lines nung first verse at saka mga lines nung second verse. Siguro binigyan niya dito ng emphasis, which is para sa akin is goods lang din naman. Kumbaga pampadagdag. Hindi kasi siguro nung sinusulat niya to, medyo nabitinan siya, parang ambitin na 2 verse lang. Pero kung tatatlohin ko naman yung verse, masyado namang mahaba. Siguro ganun yung na-feel niya nung sinusulat niya to. Kaya ganun na lang yung ginawa niya na uulit na lang ako, magre-recycle ako ng linya nung first and second verse. Lalagay ko sa dulo na parang magsisilbing bridge. Which is goods. Goods naman siya. Magandang format. Kasi tingin ko kung hindi niya ginawa yon, bitin yung may parang may kulang, may bitin factor, may kulang dun sa kanta. Kung ginawa niya naman pong third verse, masyado namang mahaba. Kaya sa tingin ko, swaktong swakto lang yung ginawa niya dito na atake. Gotta keep the goals in the sound zone. Iba ang paligid ng zone. Now kahit ano ang pag-isip, iba rin ang narinak na
zoning, zoning. Yeah bro, I'm zoning now. Kakaiba, basta I'm zoning now. Yeah bro, I'm zoning now. Tayo. Solid men, solid. Fire to agad. Fire na fire tong kanta na to. Pagdating sa... So, tingnan natin yung mga pointers nung kanta niya. Gumamit siya ng hard trap. Hindi masyadong mabilis. Kalmado lang. Hindi rin masyadong agresibo. Pero may pagka-hard siya. Yung structure nung mga, ng mga verses niya. Sakto lang din. Intro, tapos verse, and then chorus, and then verse, tas parang may nilagay siya na parang bridge bago yung pinaalas na chorus. Hindi siya masyadong mahaba. Actually, yung kanta niya nasa 4 minutes and 55 seconds para sa isang track, masyado siyang mahaba, pero hindi mo siya masyadong mapapansin na mahaba siya kasi habang pinapainggan mo siya, nag-e-enjoy ka. Bakit ka mag-e-enjoy? Kasi hindi monotonous yung tunog nung rap niya na parang verse, chorus lang. Marami siyang ginamit na iba't-ibang words. Iba't-ibang words, kaya hindi nakakaumay painggan. Yun din yung isa sa mga advantage kapag ka nagtataglish ka sa rap. Kasi marami kang pwedeng laruin, di ba? Sa Tagalog kasi... Maraming words naman na Tagalog. Pero alam mo 'yon, kapag ka English kasi ang daming sobrang dami, 'di ba? So kung pagsasamahin mo Tagalog at English, mas marami kang mga mabubunot na salita. Kaya maganda 'yung ginawa niyang technique na 'yon. Nagta-taglish-taglish siya. Tapos ano pa ba? Yung mga internal rhymes niya, pasok 'yon at may mga rhyme scheme siya na mahaba, yung pagmumulti niya. So yan mga repa, aralin nyo yan lalo kayong mga nagsisimula. Kahit pa two syllables lang muna na multi, pasok yan kasi pampaganda yan ng tunog. So anong rate ko dito sa kanta na to? Elio in the zone. Syempre fire to mga repa, fire na fire to. Astig, sobrang astig na itong kanta na to. And yun nga, ihabol ko yung... Hindi lang niya pinakita dito yung skills niya sa pagra-rap. Pinakita niya rin dito yung mindset niya, yung belief niya sa sarili niya. Doon pa lang sa title eh, yung pagsabi mo na I'm in the zone, ibig sabihin no, naka-focus ka masyado sa ginagawa mo. So, mindset din 'yun, mindset na committed ka talaga sa ginagawa mo. So solid, congrats Elio, sana na po-pronounce ko ng tama yung pangalan mo. Solid tong kanta mo na In The Zone, congrats. And looking forward sa mga susunod mo pang mga magagandang track. At syempre mga repa, dahil fire tong kanta na to, subscribe kayo sa kanya, i-like nyo to, ispatan nyo tong kanta niya na to. And yun, by the way, yun nga, isingit ko pa dun sa pointers, nag-invest siya sa production niya. So, ayun, like nyo to, comment kayo dito, i-share nyo siya na parang blessing para makatanggap ng suporta, magbigay ng suporta, suporta nyo si Leo. Alright? So, solid, fire tong kanta na to. Nakatapos na naman tayo, palakpakan muna natin siya. Nakatapos naman tayo ulit ngayon ng isang review para sa isang ginto dito sa underground. So muli mga repa, paring Elvis to at ito ang Elvis pa-review na kung saan nagre-review tayo ng mga ginto sa underground. Kita-its tayo sa susunod nating episode. Ispatan nyo yung mga previous episodes natin. I-check nyo din yung iba. Huwag kayong magsawang mag-comment at sumuporta. Darating din yung time na maiispatan din kayo. At reminders sa mga gustong masama sa review natin dito sa segment, huwag nyo nang i-comment sa comment section sa YouTube yung link kasi naiispam, nawawala pala siya. So kung mag-comment kayo ng link ng songs nyo, punta kayo sa Facebook page ko, paring Elvis. I-like nyo rin yan, i-follow nyo ako doon. At syempre,
pwede nyo rin i-message yung Facebook page ko na yon. At huwag nyo makalimutan, mag-subscribe din kayo dito sa channel natin. At ang pinaka-importante, lagi nyong tatandaan, humayo kayo at magpakarami. Yeah!